Isang patay habang isa pang sugatan matapos mabagsakan ng poste sa Northern Samar at sa Tent City sa Tacloban, Leyte, sa pinitang pinalikas ng ilang residente bago pa man manalasa ang bagyong Glenda. Yan at iba pa sa balita ng hatid ni Sherian Torres. Animoy nakikipaghilahan sa malalakas na alon ang mga lalaking ito sa Masbate City habang pilit nilang inililigtas ang mga kahoy na natira sa mga bahay nilang halos panapain na ng nagngangalit na dagat. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation sa mga lugar na inasahan na makakaranas ng storm surge o daluyong. Mabuti na lang at yung meeting namin, in-invite namin yung PAGASA, in-update niya kami. Magiging signal number 3 na ang Masbate. Pero hanggat maaari, ayaw munang umalis sa mga residente hanggat di nila nasisigurong may babalikan pa silang bahay. Paano na kaya ang mga tent na pansamantalang sinisilungan ng mga binayo noon ng Super Typhoon Yolanda? Ipinatupad ang forced evacuation sa Tent City sa Tacloban. Sa Astrodome muna tumutuloy ngayon ang maraming evacuees. Pero may mga naiwang nagbabantay sa mga tent para raw hindi na mawala pa ang kakarampot na gamit nilang natira sa nagdaang kalamidad. Sa Northern Samar, isang nurse ang patay matapos mabagsakan ng poste sa kasagsagan ng masungit na panahon. May isang bata rin nabagsakan ng poste at nakuryente. Nasa ospital siya ngayon at malala raw ang kondisyon. 2 mangingisda pa ang napaulat na nawawala. Walang kuryente ang buong probinsya. At dahil binahana ang maraming bayan, ipinatupad ang forced evacuation. Sa bayan ng Katmalogan, nalubog ang halos buong sentro ng bayan. Sa Bilaor, Camarines Sur, hindi lang posibilidad ng baha ang kalaban ng mga residente. Bago nagparamdam ang bagyo, nanalasa ang ipo-ipo at nasira nito ang ilang bahay sa Barangay Balagbag. May nanalasa ring ipo-ipo sa Roja City sa Capiz. Nahagip daw nito ang mga kubo sa Barangay Cogon pero wala namang napaulat na nasaktan. Maaga naman nakapaghanda ang mga taga-Noveleta sa Cavite. Catch basin kasi ang bayan kaya madaling bahain. Pag-aabuti po tayo ng storm surge, tayo po ay lumikas na doon. Minamonitor namin yung bagyo kung saan magagaling yung mga storm surge para mabigyan ng kakulang pasabi sa mga tao na. Sherian Torres, GMA News.